Tignan nyo guys ha, dahil ito yung pinakamasarap na barbecue na natikman ko sa buong buhay ko. Hello guys, darating ngayon si Madam Rax. Mag-collab kami sa pagluluto ng barbecue. Dahil si Madam Rax guys ay magaling magluto, napuntahin natin siya dito at reveal natin yung recipe ni Madam Rax guys. Stay natin dahil parating na yun guys. Ito na si Madam Rax. Oh daddy! Nandito na. Hello, good morning! Para na magluto na tayo ng barbecue. Ayan guys, so handang-handa na si Madam Rax sa pagluluto. Re-reveal niya yung sikreto niyang recipe sa barbecue para sa ating mga kababayan at sa buong mundo. Sige na, Madam Rax! Ayan na guys, sinimula na ni Madam Rax ang paghihiwa sa pork natin guys. Anong part ito, Madam Rax? Nasa ano na, yung sa yung laman talaga guys, yung sa ayan guys, suhita. Suhita yan sa Tagalog, sa Bisaya guys. Is paa daw yun. So yung mga bandang malamang party. So kita nyo guys, yung hinihiwa ni Madam Rax, kinukuha niya yung medyo mga puti-puti yung mga ugat kasi yan guys, medyo matigas siya. Kaya kung pupunta kayo dun sa mga public markets, pwede kayo magpahiwa doon at mag mag-request na yung para barbecue yung kukunin nyo, yung mga tenderloin o sirloin ng baboy. So yung ginagawa ni Madam Rax guys, hinihiwa niya mga 3 to 4 mm palapad guys, para yung barbecue nyo magadating na pag medyo malapad. So remind guys, yung i-barbecue natin, yung pork barbecue natin ngayon ay bali isang kilo lang ha, isang kilo yung gagawin natin at isang kilo din ng isaw. Itong hinihiwa ni Madam Rax guys, kasama na yun dyan ang parte ng taba. Hinihiwalay ni Madam Rax yung taba at bago niya hihiwain yun, inaano mo, pinapakuluan muna niya ng mainit na tubig guys, para pag lumambot na yun, tsaka niya ihihiwa-hiwain para magiging cubes na yung ano, yung barbecue. So ubusin natin yan guys, pahaba, palapad yung hiwa ni Madam, tapos mamaya imimix natin. Okay, so hintayin muna matapos at doon tayo babalik sa pag mimix na natin ang kanyang mga timpla. Okay guys ha, ito na yung gawin nating barbecue. Bali dalawa to, two birds in one stone to ngayon yung gagawin natin guys, yung pork barbecue at isaw barbecue. Ito na yung ginawa ni Madam Rax kanina guys, sinihiwa na yung pork. Tingnan nyo, malapad. Pakita mga Madam Rax, yan. Hiniwa niya kanina guys, malapad na yan. Yan ang master ni Madam Rax guys eh. Tsaka yung kita mo yung itong mataba, yung mataba ito. Pag yung sa bandang ano, balat ng baboy guys, hiwain mo yon, tapos i-script nyo. At bago nyo hiwain, pakuluan nyo ng tubig guys hanggang medyo maluto na siya, para malambot na at pwede na hiwain na ng cubes para madali nang tuhugin. At ito na yung ano guys, ito na yung mga timpla natin. Madam Rax, pakisabi na lang yung ano yung timpla, dahil dalawang set to guys, isaw at saka pork barbecue. Dalawang set din yung timpla natin. So ang timpla ng pork barbecue at small intestine barbecue guys, or isaw, pareho lang yun Madam Rax? Parehas lang. Oh. So dalawang set yun ang timpla natin ngayon. So tingnan natin yung yan, pakiano nga Madam Rax yung mga timpla niya sa isang set lang. 1 cup na brown sugar. Garlic. Garlic at saka 1 teaspoon. 1 teaspoon salt, na asin guys, salt. At 1 teaspoon na isang putos ng 1 teaspoon din na paminta, paminta guys. At isang magic sarap. Paminta na dinidikdik nyo guys, at saka isang magic sarap guys, colorin guys yung meat. So ubusin yung isang ganyan kalaki guys. Mayroon ding isang teaspoon ng silver swan, last silver swan soy sauce guys, at syempre hindi mawala ang pantuhog natin. So ganun pa din sa timpla na isaw natin. So magsimula na tayo guys, i-mix na natin yung barbecue. Si Madam Rax yung bahala dyan, tira Madam Rax. At yung garlic, 1/2 ng whole na garlic guys ha. At yung 1 teaspoon na paminta na ground, at 1 teaspoon din na salt guys.
Ayan. Lagay na yung isang pa, silver swan. So mga tatlong teaspoon guys. Actually, adjustin nyo lang konti kung medyo kulang na gamay, konti ng sauce. Pwede rin yung dagdagan. Teaspoon ng suka. Pang-color. So, ubusin mo yan, Madam Rax? Yeah. Oh, nakakita ni... color, maganda. Nakakita lang si Madam Rax ni Food Daddy guys. Mukhang medyo masyadong serious. Tignan nyo guys ha, dahil ito yung pinakamasarap na barbecue na natikman ko sa buong buhay ko. Ito yung pinakamasarap guys. Kaya isi-share ko namin, isi-share namin ito sa inyo. Isi-share namin ito sa buong mundo guys. Matin ha, buong mundo. I-try nyo ito sa bahay nyo ito dahil napakasarap to guys. Hanapin ito ng makatikim niyan. Yung pork, 1 kilo ang pork. Remind guys ha, yung pork niya is 1 kilo. Pati na rin yung isaw natin is 1 kilo rin yun. Ganon din ang timpla guys. So inuuna lang natin ang pork. Two birds in one stone lang guys. Dalawa na matutunan nyo agad dito ngayon guys. At kukustingan natin yan guys ha. Magkano ngayong 1 kilo ng baboy ngayon Madam Rax? 210 per kilo. Okay, so 210 per kilo yan guys. Tapos ang parte yan, Madam Rax, ang parte yan? Yung nasa paa. Ayan guys, so bandang paa. O kung mayroong lumo, bandang pwede yan Madam Rax? Yeah, pwede rin. Basta yung malaman guys ha, yung unod talaga. Yung pinakamalaman na parte ng pork o baboy guys. Ayan na guys, tingnan nyo. Yeah. Sarap na sarap na tingnan. Sa amoy pa lang guys, kumamoy nyo lang. Sobrang sarap talaga oh. So timplahan na rin natin yung isaw guys. Libre na to guys ha, so sige, tuloy-tuloy muna tayo. Okay, ito yung taposin natin itong isa. So ganun din, ganun din yung ano guys, yung proseso. Lagay natin yung 1 cup na sugar, brown sugar. Remind guys ha, 1 kilo din yan ng isaw or small intestine. Yun na yung 1/2 club or isang kalahati ng garlic, kalahati ng buong garlic. At isang teaspoon na grounded paminta. Ground paminta. Lagyan din naman. At saka, huwag niyong kalimutan guys, yung sauce. Yung ginigamit ni Madam Grock guys, ay yung Silver Swan soy sauce. Backhand naman, Silver Swan. Backhand naman, yung Silver Swan soy sauce ni Madam Rax. At saka, suka guys. Ganon pa rin ginamit ni Madam Rax, Silver Swan. Baka naman. Isang magic sarap guys. At hindi ako mahihiyang i-share to sa inyo guys dahil it's truly a good tasting barbecue of Madam Rax. At huwag niyong kalimutan niyo guys ha, si Madam Rax, i-ano niyo, i-subscribe din niyo si Madam Rax dahil maganda rin yung mga luto niya guys. Marami siyang mga luto doon sa channel niya. I-subscribe niyo si Madam Rax guys. Huwag lang si Food Daddy. Mix na natin yung isaw guys. At magkano kustingan din natin guys, gaya pang business to guys eh. Para nyo naman yung hindi lang naman yung mga OFW natin yung ano small business naman to. Alam nyo guys, kahit saang parte sa Visayas, Mindanao, Luzon, yung mga kanto-kanto dyan na maraming tao, nakikita mo itong negosyo nito guys. 1 kilo ng isaw guys is magkano nga Madam Rax? 65. Yan, 65 ang kuha ni Madam Rax guys, 1 kilo guys sa manok guys. Direct yan guys sa ano, sa supplier dahil meron kaming medyo nakamura kami guys. At kung bibilihin mo ito sa public market, nasa ano to, 80 to 95 depende sa mga 90 dealer. So at pakalagay na natin guys at 90 ha. So yung 1 kilo guys, magkano paabotin na diyan Madam Rax? Ilang tuhog? Abot ito ng 45 50 40 plus guys. Lagay natin guys sa 40 plus 45 lang. Sige, 40 yeah. Plus. So, amkano binda mo ngayon, Madam Rax? At palagay lang din guys, tag-5. Yung 40 guys, tag-5 lang. Huwag natin masyadong mahalin dahil hindi pa kayo nakatikim eh. Pero pwede mo yung i-increase guys dahil masarap to guys eh. So, at 5 guys times 40, that's 200. Pero yung kuha ni Madam Rax ito guys is only 65 plus yung 1/4 na central, ay 1 cup na central. Brown sugar at palagay natin is 8. So, abot ito ulit, ano yung 45? 45. So, mga ano. So, palagay natin is 220 lang yung abutin mo yan, yung binta mo. So, yung cost niyan guys is 65 plus yung 1 cup na sugar. Palagay natin 8.
Tsaka garlic 8, so 65 plus 10 plus 10 75. Palagay natin guys is yung mga puhunan mo nito kasama na yung barbecue at saka yung puting uling 100 pesos guys at mabinta mo at pag mabinta nito umabot ng 45 pieces 225. Puhunan mo is 100, so mayroon kang 125 guys sa isang kilo na ganito yung isaw. Tsaka balik ka natin guys yung ano itong barbecue, pork barbecue. Magkano guys? Magkano nga Madam Rox binta natin ito? Yung barbecue 10 pesos. So 10 pesos yung binta ni Madam Rox sa barbecue guys. 10 pesos. Magkano paabot mo Madam Rox sa isang kilo? Abot kita ng 40 plus. Ayan guys ha. 40 plus din. So paglagay na rin natin guys at 40 lang. 40 pesos. So 40 times 10. And 10 binta natin dito guys eh. So 10 pesos at 40. That's 400. Ang puhunan natin guys sa isang barbecue ay isang kilo na barbecue, yung baboy ay 210 ngayon. Yung ganun din ang sugar, palagay natin 5 pesos isang cup. 5 pesos, so 215. Barbecue steak, 5 pesos. 220. Magic sarap, 224. Kunting sauce 225, so palagay natin guys yung puhunan natin is umabot lang 250 maximum na yes yan guys dahil may uling ka pa, meron ka pang mantika na pang ano iligo sa barbecue mo, so 250 at nabinta mo yan at 400. Pero yung ginagawa natin ano guys is pwede pa yung lalampas ng 40 na tuhog guys. So, maabot na yan ng 400 plus. So, pag abot ng 45 na tuhog yan guys, so that's 450. Yung puhunan mo is 250. So, sa isang kilo guys, mayroon kang 200 pesos. Sa 200 pesos, makabinta ka niyan. Mayroon kang 200 niyan sa... mayroon kang 200 pesos niyan sa pork barbecue at mayroon kang 150 dito sa... isaw or small distance. So meron kang 350 guys. Pag mabinta mo yan in an hour or 2 hours sa isang iskinita, meron ka ng 350 guys. Talo mo pa yung nagtatrabaho ng minimum sahod na 350 na ginawa mo lang sa isang oras. Pero ito guys, nilalagay ni Madam Rox to sa kanyang karinderiya. So maraming tindas yung Madam Rox guys. Marami siyang menu. Kaya sabihin ko sa inyo, pupuntahan mo nyo si Madam Rox dun sa kanyang channel, Madam Rox. Marami siyang niluluto doon at marami din kayong matutunan ng mga luto sa bahay ni Madam Rox. At ito si Pudadi guys ay nakipag-collab lang at iba din yung mga master ko sa pagluluto guys. Yung lechon manok, lechon belly. Ito si Madam Rox, karinderiya yung ano guys, karinderiya yung lutong karinderiya yung daming alam ni Madam Rox. Hello, Madam Rox. Kulab namin ito, Madam Rox, guys. Masarap talaga. Amoy pa lang, guys. Masarap na yung barbecue ni Madam Rox. Comment dyan kung sino yung tipikin. Ito na yung recipe na pamimigay ko sa inyo, guys, na hindi kayo mag... hindi nyo pag... sisisihan. Well, sa timpla ni Madam Rox, guys, magkaroon na kayong kunting pwedeng gawin nating pangkabuhayan guys dahil maganda rin itong negosyo guys, barbecue, pwede ito pang sabay ng tulad ng nagkakarinderiya. Imagine guys ha, sa isang sa ganito lang 2 kilo guys, magkaroon na kayo ng 350 na ginansya. So pag umabot sa 10 kilo guys, meron na kayong 35, imagine yan. So sa hanap buhay guys, diskarte lang. Di ba Madam Rox? Yeah. Yeah, ang galing dari Madam Rox guys. Salamat kayo kay Madam Rox ha. Siya yung nagbigay nitong recipe natin guys. Huwag niyong kalimutan puntahan yung bahay ni Madam Rox. But ano guys, gusto may sabihin si Madam Rox? Hindi pa lang si Pudadi. Hindi ko siya bibigyan. Ayan guys, ganun kami ka. Ganun kami ka sweet ni Madam Rox guys. Kaya hindi na magkaibigan. Pinuntahan ko dito si Madam Rox guys para ma-share sa inyo yung masarap niyang barbecue guys.
ako'y proud na magbigay sa inyo yung parang recipe nito, guys. Huwag natin ibigay mo kung mayroon tayo, guys, para balikan tayo ng may kapal, double-double. Okay, sige. Maya, guys, tapusin namin ito. Pagkatapos, itikman natin yung loto. Sing bibilangin. At alam kong hindi nyo may tikman, guys. Baka hindi ninyo, na kayang hihintayin. Kung mayroon kayong stocks, guys, mayroon kayong pang-timpla dyan. Dahil napakasimple lang timpla, guys. Mayroon ito sa kitchen nyo. Kung mayroon lang kayong pork ngayon, pwede na kayong magsimula. Pwede na yung magtitimpla. At talagang masarap pa kay guys. Makalimutan nyo address nyo. Ayan na, guys, oh. Yan ang natapos ng bilis ni Madam Rax, guys. Ako yung sa isaw, guys. Siya sa pork bell, sa pork barbecue. Ayan na, guys, oh. Binilang ko yan. Tsakto talagang 40. So, yan na yung natapos ni Madam Rax. Tinulungan niya ako, guys. Tinapos na yung sa isaw, guys. Titingnan nyo, guys, kung paano tuhugin ng isaw, guys. Tingnan nyo. Ayan. So, ganun din yung guys, paabot ni Madam Rax dyan ay abot ng 40 pirasos pa rin, Madam Rax. So, 40, guys. So, mayroon na siyang mayroon na ito natapos. Ayan na natapos, guys, so, kunti pa. Hindi maabot ng 10. So, si Madam Rax ang tatapos yun, guys. Mag-ano muna ako, guys, mag-prepare ako ng grill, yung ano ko ng uling, guys, para makaluto tayo ng ilang piraso at patikman natin, guys. Titikman ko ulit yung barbecue ni Madam Rax. Punta tayo dun sa labas para hanap tayo ng matapag na ng uling, guys. Okay, mag-ano muna tayo ng uling, guys, ha? Mag-prepare tayo ng barbecue na uling. So, kailangan nyo lang itong ganitong griller, guys. Muro na ito, mabibili mo ito sa palingki. Mga 30 to 50 pesos. Yan ang puhunan natin. As I said, 500 lang, guys, ha? Pwede na tayo magkaroon nito dahil tulad dito, isang kilo ng pork is only 210. Isang isaw is 165. Guys, yung barbecue natin. 375. So, lutuin natin. Grill 50, ano lang 425. At yung mga timpla at lahat uling, lahat na yun, lahat na lagay natin 500. So yun lang ang magiging puhunan mo. So dali lang, guys, napakadali itong negosyo. Kahit yung sinong pinakamaliit na taong konti lang pera, makapanghiram siya ng 500, magkapira siya kaagad, magkaroon siya ng 300 pesos katapos niya magkaluto nito. Napaka-importante, guys, masarap yung barbecue. So maya, ganito, guys, maya-maya, ano mo, balik ka rin mo, after isang, huwag mapabuti ng 10 minutos, iikot-ikutin mo lang para hindi na siya na, hindi siya na i-team. Ito, guys, nasa 3 to 5 minutes ay maluluto na ito, guys, dahil madali lang ito dahil malapit na siya sa apoy at saka tender itong mga meat na ito. Madali lang maluto. Pag masyado mo kasing i-overcook, lumiliit siya at medyo tumitigas. Ngayon ganito na medyo ano lang. So, guys, ito yung pambahay. Ramdaman na naman talaga, guys, naluto na siya dahil medyo yung kulay niya nagiging golden na siya. Nagiging muntik kapunta na siya pa brown. So yung ginagawa natin, guys, yung oil at saka ketchup yun, hinahalo natin at ipapahid mo yan. Paglagay mo dyan sa grill, pahiran mo agad ng oil na may ketchup at saka babalik ka rin naman. Tatlong ikot, guys, magluto na yan 3 to 5 minutes. Yan, guys, ha, napakadali lang magluto ng barbecue. Ikot-ikutin mo lang, lagyan ng ano, medyo mausok lang. Ay, doon na si Madam Rax. Madam Rax, ikaw yung master nito, eh. Guys, ito yung master sa... Yung master ito, guys, to si Madam Rax. So, ganun lang, guys. Pahiran mo. Isang bisip mo lang pahiran ng mantika at saka ketchup. Maliktarin mo. Mamaya, luto-luto na yan. Lipat mo na.
So napakaano to guys, napaka malaking tulong to guys sa mga kababayan natin, lalo na doon sa probinsya. Marami nga yung tagahirap. Lahat naman, di ka mahirapan magbintahan nito guys, dahil lahat ng mga tao kumakain. Sa hapon, bumibili sila doon sa, so ganoon pa rin, mas mabunda pa. Bumili na rin sila ng ganito. Pag masarap yung barbecue mo, di balik-balikan ka nila. So magiging negosyo mo na itong ganitong. Kasi napaka-importante guys na masarap yung barbecue at malinis yung pagkagawa. So ganoon guys ha. Ano lang, tingnan nyo. So siniwalay natin yung luto. Dito ito ginawa natin sa harapan ng bahay guys. Dahil hindi naman talaga sinag barbecue. This is for the purposes of demonstration para sa inyo guys. Dahil mahal namin kayo. At gusto namin may share namin ang napakasarap na barbecue ni Madam Rax. Kaya huwag niyong kalimutan i-subscribe si Madam Rax guys ha. At syempre si Po Daddy. Si Madam Rax guys ay masarap na yung mga luto niya. Mayroon siyang channel. Madam Rax yung pangalan ng channel niya. Kaya pakipunta niyo guys at i-subscribe niyo si Madam Rax. Marami siyang mga luto doon. Mayroon siyang putong bigas, mayroon siyang sikwati, mayroon siyang marami-rami na guys yung video tutorials yung Madam Rax guys. Kaya ipopromote ko na rin siya dahil nakikipag-collab ako sa kanya eh. Tingnan niyo guys yung Madam Rax. Po Daddy talaga. Ayan, medyo mausok guys ha, pero ganito talaga. Wala namang madaling pera eh. Lahat ay pinaghihirapan, pinagpapawisan at pinauusukan. Ganyan guys. Eh pero sa mga kapitid natin na medyo maangat sa buhay, ano na rin to, medyo tips na rin ito sa inyo dahil ganito. Mayroon kayong outing, mayroon kayong kainan sa bahay. Sana ay nakatulong ito sa inyo ang ating recipe ni Madam Rax. Okay guys ha. So hintayin nating maluto yung iba at actually ito na talaga, luto na ito guys lahat ha. So ganoon na yung proseso natin. Tingnan niyo, lutong-luto na yan. Napakasarap na oh. So sana ay nakuha niyo yung lahat na paraan. At ito na yun eh, pagluluto na eh. Tapos actually tapos na tayo guys sa ating paggawa ng lechon. Lechon ang ating barbecue, lechon tuloy ang ating pork barbecue at chicken isaw. Sana po guys ay subscribe nyo si Food Daddy ha. Huwag nyong ikalimutan ikalimbang guys yung bell, talaga yung all talaga guys ha, all, huwag yung ibang all na talaga, para lahat ng mga videos na ating ipapalabas na very informative ay mai-inform kayo agad-agad mga kapatid kong mga OFW, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. So ayan guys, so panoorin nyo lang hanggang matapos at sana ay balik-balikan nyo ito at natikman na ang ating barbecue ni Madam Rax. Maraming salamat po mga kapatid.